Maayong buntag, daghang salamat Miss Jean, ug maayong buntag sa tanang nga minaw nato karon sa DYMR Radyo Pilipinas. And welcome to another round no of Kapihan sa PIA. Nanukad kita karon gikan sa Azia Suites, and we have as our panelists for our Kapihan episode for this week, we have officials no from the Department of Environment and Natural Resources and the Regional Development Council. So kinisiration na siya gikan sa Philippine Information Agency. Kuyog akong kauban ng co-host, si Ms. Annabel Agrosas from DYMR Radyo Pilipinas. Mayong buntag, Ms. Annabel. Mayong buntag, Ms. Rachel. Mayong buntag sa atong mga soaking tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao. O mayong adlaw sa ato ang mga televiewers. Yes. Welcome din sa Kapihan sa PIA. Yes. Okay. Yeah. Mayong adlaw sab sa ato ang mga nagtanaw nato no sa ato ang live stream karon sa Facebook page sa PIA Cebu. So, katupong na not only through the radio but our followers can also tune in no sa ato ang discussion, follow our discussion karon. Kaning gabahin sa mga environmental issues no nga naapoy celebrations that we are marking for the month of April. Miss Annabel, kaya ang atong mga bisita karon, ato ang topic no that they will be discussing is related to the celebration of Earth Month. Kaya ang Earth Day will be on April 22. Nya ang theme ani for this year, protect our species. So naatay bisita sa DNR no, ang ato ang usa ka panelists will discuss das nya. Discuss that and naapod tay discussion regarding wildlife enforcement activities na gibuhat sa DNR din sa ato ang region niya. Naapod tay bisita no from the RDC Regional Development Council kay naamay bag-o nga environment committee nga gihimo ang RDC just recently. So they will be discussing that no kung anong naghihimo na siya niya unsa may role aning committee aning dinhi sa kaning mga environmental nga campaign nato dinhi sa region. Yes, Miss Rachel Nornia. Atong ipailaila ang ato ang mga bisita karon nga mao imong toke sa gihisgotan ni Miss Rachel kabahin sa ato ang kalikupan. So ni adinhi no ang chairman sa RDC Environment Committee or RDC Region 7 si Engr. Andres Muego. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Okay. Unya ni apo diri si Engineer Viernov Grefalde ang OIC sa Enforcement Division sa DENR, o si Sir Rainier Manlegro ang Ecosystem Management Specialist sa DENR Region 7. Sige, so Ms. Annabel, ato siguro unahon ang kaning ato ang Earth Month, no? Nga pagahisgutan kay Murag. I think in a year, naaman tay daghang mga environmental celebrations. So for the month of April, mo gining Earth Month niya na ay Earth Day pag yun pagka April 22. So next week na ni ato ang Earth Day, no? So siguro magsugod na ni Sir Viernov, no? Kabahin aning Earth Month, sir. Nga unsa may ato ang mga ngano man hindi na ang celebration sa Earth Month, kinaw po Environment Month, no? Nga gi-celebrate. So, specifically, unsa ang Earth Month niya? Unsa atong mga activities, ani, sir? Yes, sir. Hello, good morning sa tanan nga mga suking tigpaminaw and sa broadcast and radio. Our sincere appreciation for the invitation in today's Kapihan. Unya ang pangutan na what's the significance of this of celebrating Earth Day? Actually, muna siya ang dugay na ning advocacy. Mm-hmm. It started way back in 1970, sa ato pa 49 years ago. So this is the 49th year of celebrating Earth Day. Mm-hmm. Unya, this is the 49th month or celebrating Earth Month. So, ang kuanan niyo significance is to promote no, and demonstrate environmental awareness and calls for the conservation and protection of the planet Earth. And atong nasa TV sige Discovery Channel, we only got one home among these billions of galaxies and stars.
earth region kay andun pa ng uban. So this is rightful to give back to our Mother Earth. Pareho nang mungipyo sa ato pagdalibong balay individually. So karon doon na niyong ang celebration nato from Earth Month. Dapat ay Earth Day specific yun. Karong April 22, Monday. O niya na ay daghang events anina ay mga individuals na mo celebrate because actually 183 countries throughout the world nag-celebrate ani. So almost all countries in the world celebrating Earth Month and Earth Day. So ang ato adres sa Region 7, we are going on tree planting, mangrove planting, and coastal cleanup in Luyang River watershed sa Carbon, Cebu. So muna mo ang activity niya ang napoy mga private institution, mga industry na nag-celebrate po in one way of demonstrating their love to our planet. So muna siya ipanalo. So kaning sa tree and mangrove planting nato sir sa Luyang River watershed karon ni April 22 na. Karon ni April 22 and it is a DENR activity but it is open to the public, no? If you want to join, the public wants to join the activity, they can contact our DENR office, si Ma'am Charmy. And our CINRO office in CINRO Cebu City for coordination para ma-facilitate ang ilang participation in this April 22 activity dito sa Luyang Carmen. So, identify ng site. Yes. Nga nung kaning Luyang ang na-identify nato for this year ng Earth Day? Actual ka ng ang Luyang, ma'am, is one of the three major rivers na gi-adopt sa DENR this year. Katang ang una Luyang, then kanang sa Mandawi, Butuanon, and kanang sa Bulacau River sa southern city. No? Ang Luyang River na himutang sa Carmen. Luyang. Mm-hmm. Yeah, mo po na ito ang major source of drinking water. Oo, ang sa Cebu City. Muni siya napili na ito nung area nga site. So katong naabatay kinahang, like, naabatay target, sir, kung pila ang atong itanong, aning mga... Wala, ma'am. Depende na sa kuwan kay ang mangrove planting, munang sayo ni magsugod, kaya gapas ang munasan. So, naman na sa almanaki sa kalendaryo nga ang lutay dalasay. So, apaso na to nga magkatanong ta kay kinanglan man o kwan ang mangrove nga itong itanong. So, siguro no, kung daghan ang maka-appeal ni sa Annabelle, ang ato, daghan po na nga ito ang malibyuhan. Yes. So, more or less, sagad ani mga bulupyo dito dapit, no? Kaysa Carmen o mga silingang lungsod. Na po yung mga volunteers dito, siguro ma'am, dito dapit, but na po yung mga gusto mo join dito. Region-wide. So, meaning all the local government, ang DNR ni Auhag sa tanang LGUs to also hold their own activities on April 20. Dili sila magka-feel sa DENR. Mas maayo nga na po ilang celebration. And i-coordinate lang sa DENR kung sa para ato po matagaan o recognition ang effort. Okay. So, kani kaning nindot ni Noah, padyo ko ka-appeal ni mangrove plant. 20 na ko katuig, sige, gi-imbitan. 49 naman galing katuig nito. Ako naka-appeal ako. Planting lang ang mangrove naka-appeal na ko. Before, but that was back in Dumaguete pa to, no? Mm-hmm. Negros are the... But here sa Cebu, opportunity na ni siya. Especially kay, ano ba yan? Diba this year, Rivers for Life, diba? Mm-hmm. Oo. So, part na ni siya sa kanang ongoing na to nga. Dili lang kay, although Earth Day siya, sa kaadlaw, April 22, but part siya of an ongoing campaign, no? Mm-hmm. Kay kanita ng mga efforts na gibu
buhat sa DNR, they all contribute to one goal magyud nila, no, nga kana lagi ma-rehabilitate ang ato ang mga rivers kay source of life, no, especially Luyang, mura bay source day sa ato ang potable water na to. Oh nya daghan ra mga reklamo hinayaga sa tubig, walay tubig. Diya ta mo reklamo mo, appeal ta sa solusyon. Pero pa ko no, dili lang siya source ta kuan atong mainom nga tubig, source at siya sa away sod sa pamilya. Kaning tubig. Isod yun. This is an opportunity, no, not only for katong mga community nga mga naalang yun sa Carmen, but also sa Lisol tinini sa Annabelle, ang atong mga neighboring LGUs kay sayo man day sa Montag. So at least sayo sila makamatag. Bisag malangay gamay, ito arangad to. Pinis at mga individual. Or participate in events in 2022, pwede individually you can contribute back to our mother. Kung may pamaagi sa rin. Sa April 22, iyo pagdala o plastic bag. Pagdala o kaning imong kaugalingon nga reusable, recyclable bag. Dayon, mingong ka April 22, man na siya. Sa kakotse o auto ako ang ipadagan ng dalawa, imbis tolo. Muragbutan pa kayong mga tao, Ana, sir, no? Labi na ang kinengkuan sa Katoliko, kay gikan mo na naghinulsol sa Semana Santa. Individual na. Dahil, mag-recycle ka. Mag-recycle ka sa iyong way, sa iyong bahay. Sa iyong panimalay. Or, mag-habit ka nga, imong pang-uklon. Before ka matulog, imong pang-uklon tanan ng naka-plug niya nga. Misan, off na off ang TV, naka-plug, ni consume gaya po na siya gamay na energy or wattage. So, yun mo nang uklon. And then, pila ka-individual ng mukha ni Buhatana. Makasave ka. Generation sa power. Power. Speaking of ka ng plastic, Mr. Rahmann announced our gamay nga plug. PIA na has implemented na yun na yung memo nga di namin pagamitin o single-use nga plastic. So, agency-wide na yun to siya, no? Nag-iano sa mo ang office, gipirmahan sa mga plastic, ma'am. So, what ang itong mga reusable straw? Kanang mapalit na sa grocery pa, kanang musikrito pag yun sa kanang bagger ba nga? Pwede isuod ng plastic o niya una na isuod. Isuod ang musis. Kaya na mo, palit ang kape, ma'am, or inong tagtubig. Yan na itong recyclable, di kanyang plastic cups. So, hindi na lang, magdadaan na lang taga itong kapalingong. Dito, sakto na. Example si Carmel. Bring your own tumbler. Okay. Itong thermos. Yes. Inong kagkape. Hindi na ka mo, kung kagdagsinsiyo, then kuha kagkap. Ilabay mong tanin mo. Sakto na. Hindi lang yun na April 22, no? Earth Days. Everyday. Everyday. That's why, ang karon, ma'am, ang sa movement karon sa atong Earth Network, kaya mo nila 193 countries, i-promote na yun. It's not just April 22. Tibuok na yun. Tibuok. Katolikan. Oh, every day is Earth Day. Grabe na kayang cancer, no? Ato ka sa baybayon, puro basura. Muarto ka sa ibabaw. Tinood na. Yung kahoy. So, kitang tanan man nakakontribute sa problema, so kita ra pong tanan dapat, no, should be part of the solution. Pero mo lang na i-plug lang yung gihapon na to, nga April 22, Earth Day mo yun na siya nga celebration. So maybe also private sectors, no, mga companies na they can on their own, kung di mag-inumuan to Carmen, you can hold your corporate social responsibility nga CSR new activities, no, nga can coordinate lang gihapon with DNR. Sa mga sure, like, kung mag-request o ka ng seedlings. Para maanda ang mga seedlings. Kuan man ron, Thursday, Wednesday, dahil yun, holiday na maka-coordinate ka, Monday, ma-prepare dito sa site, ito, estimated participants. Kung pila ka buo ang seedlings. Kung pila ka buo ang seedlings.
Sige. So, Miss Annabelle, from the Earth Month, no, Earth Day na, nakita mo na ito ito nga, doon nag-gitagang yun akong importansya, no? Dapat tagang akong importansya. Kaya ang theme rapag yun is protect our species, no? Kaya nagdepende man ang mga species tanan, aning ato ang ecosystem na naaning Mother Earth. So, part sa atong discussion karon, coming from DNR, ang isa ilang mga wildlife, another species, no, mga wildlife enforcement activities nga gibuhat. Kaya hinungdong ko, Miss Annabelle, in previous discussions, naman to yung mga gipang nakop, ng mga nagipang, makita kayo na to sa Facebook, no, nagipang sulod sa mga containers na dapat sa airports, no, so that's atong pangayuag update siguro, no, si ato ang officer earlier regarding the enforcement na gibuhat sa DNR. Okay, good morning, no? Good morning sa tanan, sa atong mga televiewers, sa atong mga tigpaminaw, no? So, regarding po ni siya, no, in line po sa Earth Day, kay since na-discuss naman ni Sir Viernov ang clean up sa coastal na to, sa atong rivers, sa atong ubang mga kapukiran, ano po ta, natay tree planting. So, in line ani, so natay team na protect our species. So, in protecting our species, mo ano to nga nahanap tayo mga moves or mga kaning mga activities nga itong gibuhat regarding sa pagpanalipod ano itong mga mananap, no? Kay since na conservation mo, talaghan mo itong efforts sa conservation, nagtanong, unya, tanong ka, upan mo, poton so man, so kinalang puputik taran. So at the same time, while nagtanong ka, tubo ang kahoy, daghang pagkaon atong mananap, sumanaghan atong mananap. No? So, mauni nga, we have deputized nga mga barangay officials mostly, no? Kani-kaning luyang, daghan ang makaitang mga wildlife enforcement officers ani, nga gideputize na to. No? Para pagtabang na to, panalipod aning atong mga mananap, kung atong mga ano, nga atong ipagtanong dito, as well as sa paglibyo. No? So we have VOs. VOs ang kung tawag na nila, no? Wildlife Enforcement Officers, no? So natay mga ongoing karon nga mga deputation, actually natay ongoing nga gihimo karon kaning sa airport ng mga deputation, no? Sa aviation ng mga police. Kumya we have the sa pier na to, no? So kana sila ato na sila gipag-awhag. So nagpadala ang invitation nila para mahimos ng wildlife enforcement officers. Yun na na yung training seminar, sir. Oo, natin training seminar na para may sila. Kay basi, no, manakopra sila niya. Kining, unsa pag-handle ba? Dakop, unsa na siya, lamingon or kanang, kung ano, no? Unsa o nga, esposasan ba? So, ang may tapuha na sa training, no, before sila may-deputize, magigil sila ng certain mga handling, kung saan pag-handles mananap. Identification is important po, no? Pero mostly, ang mga hatag identification, itong commonly traded wildlife lab. Unsama ni sila, sir? Karang mga African lovebirds, mga exotic na mga langgam, mga parrots, mga parakeets. And then, karong giuso mo kaya ng kwan, kanang mga reptiles, no? So, na mga bitin ng gagmay, mga sagot ng ball python, no? Pero napuntaan na itong sawa, no? Mo aggressive ra bakit itong sawa mo na nga mag-handling po ta kung saan nila pag-unit ang mga sawa na itong kusugi mo maak. Labi na karon nga, tinginit, di ba mga manggawas, mana sila, sir? Actually, karon yun. Karon nga tinginit, so far, no, for pila ka years, basta summer gani daghan yung turnover ng mga sawa or mga bitin sa opisina. No, wag tayong pasalamat po gani atong mga partners sa LGU nga na-deputize sa po na to. Kabaw na sila mahandol mo na nga ilahang kwaon, rescue nila ang marala para dili po mamatay taon. So ilang i-turnover sa atong opisina, so dadoon na to sa atong Wildlife Rescue Center, then you rehabilitate. No, kung makita na to nga fit for release na sila, then that will be the time you release the plan. Oh, pero sa pagkakaroon, no, murag ka na na-edukan na ang mga tao, no? Yes. Murag mo itong nakita ba nga doon na sila yung makita. Katulang sa Manila nga, ningawa sa
dito sa CR, no? Sa CR. Kanang unsa-unsaon na ba, no? Dili na patyon diretso dito na sa una, no? Tonya, kay bawo na sila asa i-turn over. Yes. Oo, kay i-rehabilitate nila. Yes, i-rehabilitate. Si pre-ibalik mo na sa eventually sa iyang hanggang. Yes, ginata sila sa lang. Oo. Kanang sa commonly traded na wildlife ba, sir? Muagi maginita ng kaso sa inyo, ha? No? Yes. Kay DNR is the one that monitors and the lead agency for this. Nisa ka ba? Nakabantay ba mo nga? Nagdaghan ba ang nadakpan na nagagga? Kasi na, smuggling ba yung word? Ano, pwede mo ito, oh? Smuggling. Oh. As of this time, karoon 2018, morning ubos-ubos sa gamay. You know? Compared sa mga previous years, it's because siguro, ang atong IEC good, no? Kuan ba? Ano bang effective ba? Mm-mm. At the same time, kung napot tayo mga ma-apprehend, ang uban po, makaamgo, magod, mungingon po siguro, magpa-permit siguro. Okay, it's because, magod, ang problem is, daghan ang engage of keeping ba? Keeping wildlife, no? Kinabura, keeping for pets? Yes, for pets only, no? So, daghan sila nag-keep wildlife. Ang ilahaan na is, I don't know if kung sa'yo reason, pero some of them told us na siguro mahal daw puno ang paglukat may permit. Oo. Pero actually... Asa ta mo lukat ala dito, sir? Sa office, sa DENR, mm-hmm. No? Sa LPDD. Mm-hmm. So, mostly magurmingon sila, ano? Pero I don't know if that's the reason. Because ang mananakot, like anong ball python, that would cost you 30,000 pesos. Mm-hmm. And a permit would cost you 5,000 only. No? Mm-hmm. So, mo na nga maglibog lang ta kung ano di sila magpa-permit. Mm-hmm. Pero we are still urging them, no? Kaneng hangyo nila ba nga magpa-permit mo. If you have a documents nga mag-support sa inyong wildlife, then why not apply for permit? Because if you want it as a pet lang, na may CWR, the Certificate of Wildlife Registration, okay. Nga ilang meron nun is si Queen Tara, mm-hmm. No? Tulad lang sa oh, nasa yung mga requirements, pero it is important mag-word po na at least may bawaan po na ito. Ang source po, no? Profile po sa tao. Pero it's illegal to train. It's like illegal. Kung kukuha sila kay Baligya, at there is a permit. There is a wildlife farm permit ang tawag na. Ah, okay. So, pananggitan, illegally purchase ba? Mm. O siguro na yung usa sa kanang hinungdan, nanong dili nila ipa-register kay illegal man ang pag-o-o. So, ang possibility, ana, nga, kining pwede sad ka makiha. Usually, mga dili man na matawag na itong illegal. Mga, ang sense, ana, wala kay permit mo nang ningon nga illegal. Mm-hmm. Usually, tagakakiro si muslingan. Mm-hmm. Bulon yung duta, oy. So, hindi mong gidawa. Pero, lahat niya, patkwan na ni paralel na niya, kay kanang iro, dili mo na ito sa iyo. Mm-hmm. Ang iro, yung gibuhi, din mong ginurture na imo na siya. Mm-hmm. Pet, sa pamilya. So, pangayuan ka papilis, ngayon ka wala. Magpamatuon niya mo. Oo, kay gihatag naman. Mm-hmm. Pero kung wildlife gani, nagagagparo, tulog-tulog yung kagparo gaw. Nagkakukosa. Labi kinibutas bintana. Swerte kayo ni siya. Yan yung mong gila. So, supposedly, wildlife na to. Ang imo ato para to siya ni mo, maski na po you are, na kay resibo from a legal source unta. Niya karoon kay imo, ramanggi. Yeah. Ipanayo. Sa mga nasagok, no? Unay nalisuran sa ato ang mga pet lovers. Na, sa una pa na, bata pa ta na, ang manong klasis na, no? Di lang naka-afford. Pero magkakita ka sa itong mga silinya na, sila yung mga pet, nga, wildlife yes, na considered okay. Karon. Mm. So, ang paglukat is very easy. At ito naman sa DNR, yes. Di ay na, no? Ang ano? Ang supporting documents mo, siguro. Para maligalize. Maligalize. Kunya, mo-declare yun ko nga, ako rin yung pinangayo ni Talpulano. Resibohe dito. Alam mo, hindi lang ka may ngunta nga. At ito na dito, mo certify ang katong giver. Na siya yung resibo po sa answer. Huwag mo po na maligya. Kung yata, ako na lang i-donate. Pero usually, Wanggod, it's during in-transit
Yes. Sila man nakpan. Yes. Kayo itong kitanduhan, di ba? Pero kanang ilan na ganyan i-transport from one place to another? Muna na ito wag mang illegal wildlife trading. Ah, kay ikumitang-tang na nimo siya from the habitat paingon sa lain. It's a transnational crime. Ah, okay. $6 billion industry na siya. Nice. So, nabasa na ito na last week. To pila to kamilyon sa Davao na? 250 million. 250 million from Indonesian. Paingon sa... Sunod ikan sa Indonesia na sa Davao. So, since township na sa Transshipment. So, auto, dito na ista. Asa na nila i-quadricity sa Manila ba? Muna sa usa sa mga challenges na ito no, sa wildlife trading. Kung mayroon doon gani ko, sir, doon na may gibutiyag sa unang eh, pangsood sa, ang sato sir, sa kanin, sa box, sa unang, no? Nagka-creative sila, no? Kay kakita ko po lately ka itong turtles, gisulod atong, ang sa itong malata ba ito? But something else, nagigit ko nung ma-detect na yun. Sa mga use, kanang box sa computer, pamutang isok-sok na dito mga chug. Yeah, so muna, ano, usa na sa ito ang... Natagay nga ni sir na mga challenge. Siguro before we, ano, Counselor Engr, unsa may kung naay mga nahibawaan, no, like naay ato ang mga citizens nga nakahibaw nga na nakaila sila ng kaniga ga buhat ana no kanang mag-transport, what should be done, unsa may asa sila mo report? Okay, actually ano lang maka-report sila sa DNR, no? we have our kaning Facebook page, no, kana sa Facebook page i-kuhan yun ang imong i-tagan ka sa Krisima regarding sa imong mga kuhan reports. Mm-hmm. Pero ako lang hangyok lang po kay mostly magud karon ba ang illegal wildlife trade, no, mayingon magyun sila nga hobby sila, pet nila, no. Mm-hmm. Yes, keepers sila kay mao sila mo breed. Mm-hmm. But the thing is, if you really love your pet, why sell your pet? Yeah. Mm-hmm. So they are selling their pets. So dili isa mo tao pet nga niya. So illegal wildlife trade. Dili siya pet lover, pet trader. Yes. So siguro no, like kay katong na discuss man sa tong duha ka DENR nga bisita no, unsay mga lain-laing mga kampanya nga gibuhat nila no for the kaning sa pag rehabilitate sa ano sa ato ang rivers, protect sa ato ang wildlife. Mo sulod siguro Miss Annabel diri kung unsay role aning bag-o nga gibuhat sa ato ang naman tay Regional Development Council no, RDC nga composed ni siya of mga line agencies no in the region. Nya naay gibuhat nga bag-o lang gyud kuno ning Environment Committee. Muni nga ang ato ang chairman sa ato ang committee no, si Sir Andres Muego, Engineer Andres Muego. Mao'y ato ang he joined us today to discuss aning kabahin aning bag-o lang gyud nga gibuhat ng Environment Committee. Ngano man ni siya? Nag-create Environment Committee sa RDC 7. Sir? Okay, maraming nag-ibuwa sa pamuna. But anyway, bago na siya ng committee, because previously, ang RDC composed of four sectoral committees. So we have the infra, we have the economics, you have the social, also the development administration. Mm. The environment concerns, ato ibutang sa economic. So during discussions sa mga problema sa region, ang environment is not given much kanang considerations kay matabunan man siya sa bank owners economics. Mm-hmm. No? So what we did, we pushed for the creation of the environment committee. In the entire country, kinirang Region 7 as having an environment committee. Okay. And also, Region 7 also, kanang kusog sa siya sa private sector participation. In fact, kini mga sectoral committees, in fact, the RDC is being led by private sectors. Unlike in other regions, kato mga government agencies man. Mm-hmm. Like we have Kenneth Kukwagwe for the RDC chairman, and we have the sectoral committees headed by private sector representations. So, bako po siyang role. Mm-hmm. So that the private sector could participate in the kanang budgeting for projects, evaluation for projects. So sa Environment Committee, what we did,
we tackle the issues of the DNR. My culture is RD compared to Salis. So, comprising us ang different line agencies of DNR, MGB, AMB, so everything ang tarip to. So, what we have right now, gusto na kung masong pa sa discussion ganina, like for example, katong single-use plastics. So, we have a resolution the different committee at tanang LGU sa Region 7, Cebu, Manlegro, has to have ordinance for single-use plastics. Okay, work so far, I think Cebu City ang nakapasar na noon sa ilahang ordinansa. Mandawi na anapod, no? So, kini siya, sir, region, inong kita na to the entire region. In fact, you will be surprised kay during discussion, manggawas mo na siya. In fact, secure also as already an ordinance. So, there are also other NGOs throughout the region, yan na ni mga initiative. So, we want to promote that, yan mga initiative, para mag-best practice na siya. And it will be shared by the other NGOs also. So, in a nutshell, that's the environment committee. And we also look at different projects like ano mga infra rules at DPWH. We want to have it nga mo points sa mga environmental concerns like ano mangroves, biodiversity, something like that. In fact, we have right now we have the JICAF project in Fort Mactan Beach. Okay. So na po na coastal road. One thing ang katong unang proposal ang kalsaang yung bayadak connected to the fourth bridge yung agi sa tidal flats sa Paknaan. But later on, they found out nga na yung mga Chinese egrets, mga sightings. No? So, giredesign yung sa Japanese consultants nga mo dilit siya mo agi ng tidal flats sa umapag area. So, ilang lihis siya. It's because of those findings of yung mga treated and endangered yung mga bird species. So right now, we are slowly kanang atong gikuan ng mga projects, mga proponents, plans, nga mukuan yun sa consideration sa atong environment. Okay, so muna, no? Marag maayong kaayaron nga initiative, Ms. Annabelle, kay heavily on infrastructure projects, magyun ang RDC. Also, karon nga naa na environment committee, sama sa giingon ni Sir Andres, no nga, ano na siya? Sila na yung tutok nga mo make sure nga ang kaning mga infra projects dahil na ito nga himo pa na ay ma-follow no ang environmental laws and maybe dili ma-disrupt po ang ecosystem sa kana nga area. Yeah, may ito kay kita pa ay nakasugod ana sa Region 7. Sa Tibok Nasod, no? Ang RDC 7 ra mo-join doon ay Environment Committee kay sa una na bilong sa economic si Murag na ko na kayo ito. Mawala si ito, matabutan si environment, pinood, no? And also, so, I would like to add also kind of the issue sa ito mga tourist sites like Pangulaw, yes, islands. So, ang Environment Committee, we're kind of pushing for the crying capacity assessment for those sites, no? So, like what happened in Boracay, kada kaya ito is that, in Indonesia, result of the environmental degradation. Yeah. So, karon, we're kind of trainings also, being ahead of the DNR, you're posing for that environmental meeting, i-quality na siya, contact na siya. Oo, katong carrying capacity na nag-partner partner ang DNR. Naa sa RDC yung mismo ba? Especially karon ra ba kay, imbis nga mag-nilay-nilay, mag-vacation ang mga tao. Yes. Summer. Summer. Plastic na gana. Oo. Karon. Gana. Kay, concern kita ana no pero atong giingon ganini ha kay di mo magdalag inyo ang kaugaling reusable ang mga gamit ninyo paingon tanan na dito idilin ninyo sa kung asa mo ni ato niya we should learn from the Boracay experience already no nga dili na to dili na siya mahimo punon will not happen here kita gano ba kaitag tourism spots sa Region 7 niya muna nga ato gining contribute kita kada usa no let's help kaya ang government can only do so much no kita mismo gyud dapat ang mag-una ani so muna abatay Ms. Annabelle I think we have time for questions okay so ato nang ihatag nga to ang panahon sa ato mga kaubanan sa media sa pagpangutana nila ni Engineer Andres Muego ang chairman sa RDC Environment Committee o niya ni apo diri ato ang kauban sila si Engineer Viernov
Grefalde o si Mr. Rainier Manlegro. Okay? Kisay unang mangutana diha. Si Ms. Carm, si Fudge, o doon na sa day ko. Ano ba niya? Si Brandon. Ikaw pa rin po ang ER at Fudge. Good morning. Okay. Sir, sa RTC, mamata na kung sa inyong hangkoan, sir, sa inyong hangkoan ng Committee on Environment, kung sa inyong focus rin yung mga projects nga kanang hatagan ninyo o priority kanong tuligaw or nakaming ino. Ang RDC Magod, wala na siya kanang endorsement body. So na yung mga proposal for projects like from DPWH, Calzada, Tulay, or something like that, it cannot be funded kung hindi mawagi sa RDC and NEDA. So our job sa RDC, sa Environment Committee, and also the other sectoral committees, we will look into these different projects like circumferential road and before it could be funded. At tanaw na to kung usay yung panana, usay ipikto na sa social, ipikto sa environment, so something like that. Mga na yatong role. So, karoon, daghan kayong proposal sa Central Visayas, sa Metro Cebu, for example, I mentioned ganina katong Fort Mactan Bridge. We have the first and second, and the third, katong sa Cordoba. And right now, na yung ongoing physical study sa Tactic Bajarca, which is a part sa Kuana. Kaya siya. Then, namagod yung study sa una katong Metro Cebu Urban Transport, the MCUT Master Plan, identify different Kuana, like ng MRT, and we will have Metro Rail Transit, something like that. And so, circumferential road, daghan siya mga infra projects. So, these infra projects will pass through the RDC. And sa una, well, wak pa tayo Environment Committee, you will notice daghang issue, right? Then, implement sa DPWH, cutting up trees, wak matanawi, relocation, wak mapandingi, kayo, wak matanaw, wak makita. So, mabalik na sila for another funding. So, di kayo siya ma-assess. But what we have right now sa RDC, in place na ito ng mechanism. Matanaw siya. So, in meaning, sir, inyong ang konon is tanawan ang environmental impact sa mga project. Kuan, money siya yung sa kaisyo siya. Because environmental impact sa projects, ato na sa ECC, no? Diba? Kung naki-EIA, so mabuha kang ECC, that's the time. Pero, mag-propose pa kang plan or program, wala kang ECC, anak, kaya project-based mo itong ECC. So, we are posing sa RDC Environment Committee, na kini mga plano has to be assessed. So, we have what we call strategic environmental assessment. So, we promote also that kind of mechanism. Yeah. Wala pa na siya, sir. Meaning, gipush pa ninyo nga dapat na siya for each project that you propose. We're working on the mechanism na on how we can implement that. Pero sa provincial government sa Cebu, nananay ordinansa ng strategic environmental assessment. Kaya ng mga CUTs, mga plano nimo sa effects sa environment, has to be assessed. Bitaw, no? Kay kanang aron ba nga, di pa masugdan ang project. Yes. Nakita na kung sa'yo, mamamong problema. Correct. Oo, nakita na yun. So, unsa pa'y napaka-question, Fatch? Si Carmel. Ipangunta lang ta'n ako ni Sir Rainier na lang, no? Nga katong, dini sa Negro, dini sa Region 7, sir, na-mention mo na ay, unsa may pinaka-common yun? Latest ninyo nga nadakpan bitaw nga illegal trader. Okay. Actually, halos-halos na matanang mananak kung nilang i-trade. No? Halos-halos na tanan. Nata exotic, so itong tawag exotic sa itong mga langgam na ito, no? Mga parrots ang ikan sa gawas, nag-breed din niya sa Philippines. No? So they are called cage birds, no? Or one of the aviculture na nila, mga tawag na nila. So, mga na ilang ipang trader, pero mostly sa mga birders, dili na kaayo daghang katag problema. No, kay nagpa-permit ang uban. Ang uban nakakuha og ganang legal documents kay gipalit sila sa gikan sa permit holder. So, i-apply sa permits. Ang ato na lang ana is kato laging like ito na dakpan sa Davao, no? Maabot sa Cebu. Moro tayo atong bantayanan kayo. Inyo nang i-monitor ka rin, sir. Kana, monitoring kita. No? So, natay mga monitoring, natay mga informants, kung nga atong ipang
disperse mo sa ilang mahatag po natin information. Secondly, Facebook, yun mo po ito yung pinaka-problema na ito, no? Kanang Facebook trading, maglisot ta o trace nila. Kay online na ilang transaction. Online na transaction, closed group sila, no? So, mauna nga, dito sila mag-negotiate sa ilang mga... Okay. Kaya like itong larapan na ito sa airport, itong mga wildlife na ito, mga smuggle pa itong sinuwas. Ito, paano siya online transaction ko sila. Pero how were you able to, ano man itong na-detect? Napunta yung mga... Nainatugaan, nai-report. Napunta yung informants regarding ano. Okay, muna importante yung naginayin. Pero natin, assigned nga tao sa mga airport, sa mga... Yes. Mas terminal. Natin itawag na mga wildlife traffic monitoring units. Pero saan na, sir, ma-detect ba na inig-agi sa scanner? Or is there another way of... Mo na nga sa wildlife enforcement officers na training, no? Mm-hmm. No, naman tayo mga on-site techniques, kung yes, sa nila. Ang mga x-ray na mga operators, naroon po na sila yung mga trainings regarding anak. Okay. Na? So, mahilahan nila kung maunis yan ng mananap or sa ba. So, magduda sila. And then, ang kanil po mga couriers, mga cargo couriers, naroon po na sila yung kanang memorandum no, sila hanga sa nga kanil companies regarding kung na yung mag-transport o kanang mga CPUs, mga speakers, o ba na din ang dawa. Kaya labi na kanunahan kay nila ang cargo, like nga naman mo transport ka og speaker padung og Amerika, no, padung og States, nga mas lindon mga ilang kalidad dito. Mas mahal pa yung bayan. Diba? Like, gastuhan pa yung shipping. So, parehan na upan, biscuits, no? Ilang transport, okay. Wala nga, magduda sila mo na nga. Ilang scan sa ilang x-ray, then that would be the time na nila. Unsa may penalties ana sir sa kanang violations for the violators? Unsa may what awaits them? Okay, actually ang possession lang kay mostly magudang ako mahatag nga may post nga malawad is the possession, illegal possession nila. Mm-hmm. Kaya wala man tay strong evidence regarding sa trading nila, since ang trading nila sa online man. So, mauna, makuha na to, kunya, ma-identify na to kung kinsan ito na, pero mostly is, ang ilang pangalan is digyo na mao ilang pangalan, no? So, gamit din silang mga pangalan ng mga kaila. Kunya, addresses nila, na wala, dilipon may barangay ra, wala gistrit, wala gitaran, so ngayon silang barangay lahog, kadako ng barangay lahog, no? So, diligin na to sila ma-trace. Pero mauling nga natin mga connection po regarding sa NBI, na NBI na ito nga mga partners, na po tayo mga police, no? Sa cybercrime. So, they're the ones who are helping us na matrace po na sila. So, once na matrace po na ito na sila, then that would be the time nga ma-apprehenda. Pero before apprehending, we should focus na po kung illegal trader ba yun siya, no? Kaya nagambi, yun po kaayaw nga mga mag-transport wildlife nga na ay klaro nga permits. So, kung illegal yun siya, sir, proven nga illegal trader siya, unsa may bayad or facing imprisonment? Imprisonment yun. Imprisonment, it depends on the court, kaya naman puti and or sa RA 9147. No? So, it depends on the judge, on kung sa'yo, yatang niya ang may post. Pinag-quad fines or imprisonment. And or. Pero naan ay napriso din niya, sir. Yes, naan ay napriso. Actually, katong sa last year nga, sa Pasil nga pawikan, mga napriso to sila tara. Lima to sila kapag nagpriso. So, wala kayo yung nagpakuan sa mga pawikan karon sa... Hopefully, wala kayo na nga ang pawikan. Kaya na pa yung mga unapag yung mag-trade. Naamay demand. So, munang-muna mo supply, no? Ang kanang ingon anak, magpadayon ang tree, ang negosyo, kinaamay customer. Munang magpangita. No? So, pero it's a good thing, good news lang kay ni ubos na, ni us-us yes, na. Yes.
So, muto nga, ni effect ba, na-epekto na, na-impact, na-resulta ang kampanya na gibuhat sa DNR. Pero tanan ba nga LGUs na to, sir, na anay WIOs? Dili pa. Mm-hmm. So, naiupan nga gusto sila nga mo pa-deputize as one of the course. But what's the qualifications, sir? Pwede naman sila mag-send of request no, sa DNR. Then we will be the one to facilitate the training. Mm-hmm. Kaya natin mga certain qualifications pa mm-hmm. So mostly good. Kanang active yun, proactive yun sa mm-hmm. wildlife yun nga, mm-hmm. protection. Commitment yun, no? Yes. Libre naman ka, sir. Libre. Paghatag, pag-certify. Yes. Okay, kadunggang nga na ma'am sa mo ang part sa illegal wildlife training. Karong year, recipient ang Region 7, specifically sa ato ang port sa Cebu as the pilot area for the illegal wildlife training as a national, a transnational boundary crime. Mm-hmm. So, okay. Kanang mga Cebu City Port o mm-hmm. airport na mga training, detection, tanan, karong a year, mag-start after the local government election. Okay. Kunya, nag-develop po ng atong Bureau of Management, Biodiversity Management Bureau, o apps, kaya nami application ron, gamit sa DENR, podlawing mm-hmm. ang tawag. Mm-hmm. Kunya, moto siya mo track sa aming kaso na ay illegal activity, mm-hmm. i-reporto niya to Lawin, pero within the DNR man to. Oh. So, karon nag-develop po ang DMV o mm. apps niya mm-hmm. nga simple ra kayo. Duwarag yun ang amo ang ipangayong na report map, mm-hmm. either sa diya sa internet o mm-hmm. sa text. Mm-hmm. Location o species. Okay. So through the app, pwede siyang... Pwede na siya mag-picture, then mukha nag-location, mm. dayon, unsang, ma-identify na mo, unsang mm-hmm. species. So kaning app, mura siya platform for reporting? Reporting. To DNR? Or SMS, kaya kalagmitan sa barangay, wala may internet or data. Di man nilang cellphone, high tech. So pwede ra, SMS, minun sila nga, si Juan ko, mm. nakakita ko langgam, dako, mm. and then muni, sityo, mm. Cebu City. Oh. So, kaning mga successful ninyo bitaw man na kaning sa pagdakop bitaw, sir, aning mga illegal trading especially, majority gikan sa mga kanang, informants from the public reports na madawat. Moran, karoon na nga mo ang strategy, manggod, kanang marapag customer base ba, they report, mo-up. Pero mas kay dili matakasuroy tanan mga private properties yun ano kung nalay report pareha ka last Friday we received two reports in Bohol sa Sagbayan o sa Corilla na hindi post sa internet nga kago hunting sa gana sa kusi then ang usa Paraner text siya nga na Philippine Eagle nga in captivity so alarming kay Pilipinas Eagle National Treasure na no so nagpakuan na yunta dito investigate validate sa kuan na ng report and then nakuha na to ang langgam na rescue dili dili Pilipinas Eagle siya pero brami ni pero banog asan to illegal gihapon to dili to patawag illegal kay sa bata pa to, 1 year na, ilang ko'y tambo kayo wala pet po to, ma'am, naglibog na sila asa. So, iya gani, ipasurinder sa polis. Ito yung polis, aso na yung utang. Ito, nabot sa DENR. Bagay, huwag kita sa DSWT. That's the intention, nga isurinder. Guys, naman nakuha na. Sabi, makatapang gining mag-picture-picture sa FB, no? Ikaduha karon o, yato na po nila sa Sagbayan, mm-hmm. which is true, karon pa ni texting on na identify na adto na nila itong post mm-hmm. sa Facebook na siya ay kanang air gun, o niya na siya ay langgam nga giyanaana. So, iyan, karon gilikturan siya, say, usog ka ni, kasuhan ka. Oo. Dayon, ibuhiin ang imuhang mga
kanya ay mga nag-ato or mga endemic, mga nag-check, tawag ito. Yellows. Indigenous. Oriol. Oriol ba nga, type nga lang nga, yellow. So, ina na ang mga concern na mga ato lang, kining crime, illegal na, crime pagod. Crime pa, parihiram na, high-tech mo muna sila. Yan eh, nagka-high-tech mo, nagka-high-tech mo sila. Cyber na sila, misang isang mo na itong track, trace, bukas, tuguta. So, kahit itong app nga imong gisgol, sir, say... December, by the year end, baso ilan na itong kung sa public, niya. So, pwede na siyang i-download sa public niya. Download, kayo, play naman lang. Pwede na dito na kamo report. Report. Ang logo si Orana, mata, naglawin. Yan na, picture natin mo, sa watch. Yes. Murat, maayin na nga idea, gano? Usapod, before siguro tamo, ano, ang katong hunting ba, nag-mention mo si sir, sa una mo rin daghan, mag-uto karun, wala na kayo tayo hunting incidents. Ano yung mga municipal ordinances? Oh, ordinances, diba? Sa Muta, sa Mindanao, sa tawagan ng ilaharon, martial law, so, bisan o toy gun, yun na. Hindi na pwede, so, na pwede. Critical naman kayo ron, gawa sa katong rural areas na nasa katong mga marble ng ilang marble ng bala, marble guns. Saka, di pusilya ko siya, sir, pero marble, ang yahang bala. May muna ilang gamitin sa ilang mga, kaya mga wildlife. Wildlife, oo. Kaya kinunong kumoto siya usa ka issue sa una ni sa Adela, ang hunting. Wala na nagsugayo siya. Okay. Kay, usapot ka itong ingon, sir, ang lawin. Namatay lawin ko patrollers. So, every month, mo-cover na sila ng mga timberland areas or protected areas. So, sige sila patrolling. So, ang ilang visibility, maundang yun ang kuhan, pagpanguha gikan sa kuhan. Muna yung siyang to, so good news. Sa una ka na, history na dito ka. On site means of livelihood, hunting and fishing. Fishing, hasta ka na yung fishing regulated na po, no? Okay, so wala na kita yung gumuras. Pangayuan na lang na ito, parting statement. Ang ito ang mga guest karon basin doon namin hindi niyong ipahipaw nga wala na mo ikapangutan na or auhag na to sa publiko. So nahon na ko si Engineer Andres Muego, ang chairman sa RDC 7 Environment Committee. Okay, sir, thank you for the opportunity nga napahal ka sa itong initiative. Sa Environment Committee, we're looking at more involvement sa mga stakeholders. So unlike before nga meron sila, now we want to have more active participation from the community in deciding planning for projects and programs. And also one aspect sa itong Environment Committee is the meaning water conservation, where we're posting for the water code sa province of Cebu, nga ma-replicate mo sa mga province. First po din yung water code for entire country, no? Naidabaw, pero limited na siya. So this gives the LGU, the community, or management sa mga water sources. So we want to support ang initiative. And also, water crisis na karon ganina, padawang ko dili, may kita na ko, nanay na miss-miss. No? Murag sa kuhay kita nga, nag-lisong nag-upan, and here comes nga, nag-usip-sip sa tubig, so I think we have to do our sharing. No? So something like that. Kanang pagpamisis, pwede nila i-recycle water na lang na. Hindi lang kayo nga, mabanaw yan to, hindi ka itong ibanaw yan to, ginis ka sa ka. Thank you very much. Okay. Daghang salamat, Engineer Muego. Si Engineer Viernov Grefalde, OIC Enforcement Division sa DENR 7. Sir, daghang kayong salamat. Again, mga madam, doktor na klaro, and si Engineer Muego, no, sa akong partner, si Rainier, daghang salamat nung na-invite ni Dari, nga ganahan namin si Gianni. Na-namin libre nga platform. Talk and text lang ni Ma'am Charlie. Na-namin libre nga platform nga bisan og sa uska milyon nga naminaw na 1,000 kabuo mubutang siya kasing-kasing multiplier effect ka na dako na kayo. So dagang kayong salamat, and in behalf of our regional chief director si Engineer Gilbert Gonzalez, among dakong pasalamat sa Kapihan, sa PIA nga na-invite me diri niya. Kung doon na pa mo yung interest nga muakil sa mo ang activity karong April 22, kanta ka lang ang DENR Region 7 o ang
regional office, Sugang Centro, Cebu City, sa inyong participation. And then, katong lili maka-appeal, palibong share na lang individually para sa ato ang mother earth. Thank you. Daghang salamat, sir. Si Sir Rainier Manlegro ang ato ang ecosystem management specialist, sir. Oh, daghang salamat ko, parang nasulti na siguro nila tara. Ako lang, hopefully, support us Earth Day, no? And ang ato wildlife, ato yung panalipta. So, may buntag. May buntag, no? Daghang salamat sa tanan na to, sa ato ang panelists. From the DNR and of course at the Regional Development Council and through Charmino, ato ang Public Information Officer sa DNR for coordinating ato ang Kapihan. So those who fail to catch our live radio program karon, watch out, no, for Sky Cable, ang ato ang partner sa TV, no, for the delayed broadcast. So daghang salamat sa Sky Cable for the partnership, no, the strong support sa ato ang Kapihan sa PIA. So kinisilation na siya. Kinisab si Annabella Grossa sa DYMR Radyo Pilipinas. Magpasalamat ka ninyong tanan. O gadilit lang ni sinugdanan engineer, no? Mubalik-balik ka din sa ito ang Kapihan. O kining tanan, no? Alang sa itong mga kaigsunan, ang pagpanalipot nato sa ito ang kalikupan. Kaysa kasayuran, matod pa, anaa ang kalambuan. Mayong adlaw ka natong tanan.